di ba? So gusto natin na magbago yung buhay natin, di ba? Gusto natin na siyempre magaan din yung buhay natin, makaangat tayo sa hirap natin. Di ba? So ito na yung solusyon natin. Okay? And then makinig kayo lahat. Kung may notes kayo, bring dapat may bullpen kayo diyan, may notebook para siyempre, hindi kasi normal lang din tayo na tao, di ba? Makalimutan natin 'yan, yung mga ano talaga. So at least may backup. Okay? So, kung ready na kayo, okay? Mag-open kayo ng camera para dire-diretso na to. Okay? So, please help me welcome, okay, our mentor na maari ng Prime Forever System. Okay? Walang iba po, si Mentor Vincent R. Calles. Yun. Yung Vincent R. Calles dun. Yan. Ako nga, kita niyo yung lights ko, di ba? Okay lang ba yung boses ko? Okay, chat din kayo kasi naka-open ako tatlong gadget ako ngayon eh. So nakita ko yung messenger, kita ko din yung message sa ano natin, message sa Zoom natin, tsaka kita ko din kayo lahat ngayon sa harap ko ngayon. So anyway, i-spotlight ko muna yung kasi mukha ni Coach Lindon yung nakita ko dito eh. Ayan. So at least makita ko din na marami tayo, di ba? Okay. Kita nyo lang ako? Okay. So anyway, magsimula ako. Magandang gabi sa lahat. Okay. Shout out sa mga nandito. Mylene. Okay. May lovers tayo dito. Sammy and Mylene, yung power couple natin. Welcome kapatid. Yung mga dahil sa negosyo nito, nagkakaisa ulit ang kanilang mga pagmamahalan. Diba? Shout out din sa ating kanina, mukhang umalis na yung asawa ni Coach Edison, nagtrabaho na yun, diba? So, couple din yan sila. So, isa din yan sa couple natin. At saka si James, yan, grabe to. Saan kaya ito isang araw ito hinanap ni Coach Lindon? Diba? Shout out kay James Mahinay, diba? Mga magigiting na leader natin na nasa office talaga natin kahit ganitong klaseng oras na. Tama? So, at sa marami pang nandito, Jocelyn, isa din sa bagong member natin. Mukhang nag-off cam. I think nag-duty siya, no? Nag-duty ba ito si Jocelyn? At saka shout-out din kay Jenny Bib. Okay, Jenny Bib. Isa din sa lovers natin ito. Umulis na mentor after 2 days. Babalik. Ganun talaga. Sa trabaho, di ba? Kaya natin gagawin ito. Kaya natin si... sige. Baka hindi sila nakarelate. Si mentor Edison. Ay, coach, may Edison ninyo. Nag-chat na yung asawa niya kanina umalis, tapos 2 days pa sila babalik. Ganun talaga, basta trabaho. Hindi natin hawak yung oras, basta nagtatrabaho tayo. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Pag tayo nagtatrabaho, hindi natin hawak yung oras natin kasi mayroon tayong amo. Kaya natin tatrabahoin yung negosyo natin ito para darating sa point in time, pwede na tayong bumitaw sa trabaho natin at tayo na ang maging may-ari ng oras natin. Tama? So, and then, nandito pala si shout out kay Genevieve, an OFW from Oman. Isa nito sa couple natin. So, ito yung girlfriend ni Coach Lindon Edison. And soon to be, di ba? Soon to be our top couple din. Okay, shout out. So, kahit nasa duty ito, tama, gusto ko yung mga attitude ng mga tao na to, di ba? Kahit nasa duty, naka-attend pa lang ng training. Okay, ayan, nakapalakpakan natin yan, palakpakan din yan. So, Jocelyn, hope nakikinig ka sa akin right now. I won't be taking long of your time. Actually, mga bigyan niyo lang ako ng 20 minutes lang. 20 minutes lang sa oras niyo ngayon. Pero importante yung mga ituturo ko sa inyo ngayon. Kasi ito yung ituturo ko sa inyo ngayon para sa members lang to. Tama? Kasi naintindihan naman natin. Okay, okay lang, diretsahan ko. Diretsahan ko ah. Kasi training naman to, di ba? So, naintindihan naman natin na... Ayan, sige, mag-share na lang ako ng screen para mas madali maintindihan. Okay, game. Ayan. So, nakita niyo ba yung screen ko? Wait lang ha. Ayan. Okay, game. Ayan. So, here it is. Klaro na? Kung hindi pa na klaro,
Wait, stop ko muna share. Tapos, share ko ulit. Okay? Ayan. Ayan. So, eto na. Magsisimula na ako, ah. Game na, game na. Lahat na nagkinig. Again, pag meron kayong hindi naintindihan o meron kayong mga katanungan, free po yung mag-chat sa ating chat box. Kaya po tayo naka-live ngayon kasi siyempre gusto ko yung along the way pag meron mga hindi naintindihan, kailangan matanong ninyo. Kasi yung iniiwasan natin is yung misunderstanding. Di ba? Para lahat magkakaintindihan. Okay? Okay ba? Especially sa mga bago, huwag kayo mahiya sa atin, ha? Sammy, okay? From Team Opa Apo. Ito yung partner ni Mylene. Kapatid, huwag kang mahiya sa akin, ha? Pag meron kang hindi naintindihan sa mga naituro ko ngayon, pwede kang mag-chat ngayon. Okay? Meron tayong chat box naman dito. Okay, game ho? So, start. So, para maintindihan nyo, lahat ba tayo nakikinig sa akin right now, naniniwala ba kay Higher Creator? Okay, naniniwala ba kayo sa Higher Creator natin? Sige nga, sagot. Pag alam natin, okay. Ayan, naniniwala si Coach Lindon. Sige, sagot nga kayo. Naniniwala ba kayo sa God ninyo? Sinasabi ko lang Higher Creator kasi iba-iba yung relihiyon natin. Pero the same point is, siya yung tinatawag nating Higher Creator. Tama? Eh, this is 100%, no? Yes. Siyempre, nagdadasal tayo, di ba? Nagdadasal ba kayo? Wala naman siguro satanism dito, di ba? Alam niyo yung mga satanism. Di ba? Opo, yan. Sige, ito na. Ngayon po, alam niyo ba? Ba? Ayan. Alam niyo ba po dalawang klaseng tao na sa mundo ngayon? Two types of people. Opo, naniniwala. Very good, Mylene. Naniniwala ka pala, di ba? Dalawang klase ng tao ang nasa mundo ngayon. Okay? Ayan. Nakikita nyo dalawang klaseng tao? Gusto nyo malaman ano? Gusto nyo malaman? Yung first na type ng tao is yung mga tao na close-minded. Tao pa rin sila, pero dahil sa marami na silang experience, dahil sa marami na silang kaalaman, dahil ang dami na lang mga nadaanan ng mga experience, eh naging close na sila sa mga opportunity. Kumbaga, ito yung mga tao na marami ng mga negative na nadadaanan at parang close na sila sa mga opportunity. Tama? Meron ba kayong nakilalang mga tao ganyan? Yung mga i-invite mo lang, i-share mo lang yung ganitong business, ay, alam ko na yan! Nadaanan ko ng mga ganyan! Diba? Pamilya? Pamilya? Gusto mo extra income? Meron mo kapatid, ay, Jesus! Yung mga bilog-bilog, alam ko na yan. Ah, di ba? Alam na daw nila, di ba? May mga lang tao, di ba? And alam nyo ba na hindi lang yan nakikita sa mga hindi member? Meron ding mga member na close-minded. Oo! Oh, attend kayo ng Zoom. Ah, Zoom? Alam ko na yan. So, 7 p.m. Oh, dati na ako dyan. Meron ba kayong mga member na gano'n? Kapatid, tao din sila katulad natin. It so happened lang na close-minded po sila. Tama? Na ano ba yung pangalawang klase na tao? It's the opposite side. Yung tinatawag natin na open-minded. Yung mga open-minded lang talaga ng tao, nagdedepende sa attitude po nila. O kumbaga sa Bisaya, batasa nila. Ano ba yung attitude nila? Sila yung mga tao na kahit marami ng kaalaman, they are still willing to learn. Kasi yung mindset nila, walang mawawala. Ha? Walang mawawala kung makikinig ka. In fact, mayroon pang madagdag sa kaalaman mo. It's a matter of mindsetting. It's a matter of the thinking. Tama? May mga ganong klaseng tao, promise. Nakaranas na kayo, especially yung mga mayayaman na tao talaga. Nakamit na kayo ng mga sobrang mayaman na tao. Share mo ng opportunity, grabe makikinig talaga. Sige nga, explain mo sa akin. Gumaganon po yun. At tingnan niya, yung mga sobrang yaman, yung mga negosyante talaga mag-isip, may negosyo ko, share. Sige nga, pagkita mo sa akin, imagine mo, sobrang yaman na. Tama? Sobrang yaman na, pero nakikinig pa. Kasi para sa kanya, he will give a chance na makinig, baka may makukuha siya na pwede magamit niya sa buhay niya. Tama? Oh. And, meron ding marami dyan na member. Yung mga open-minded. Ano yung mga open-minded?
yung mga tao na kahit marami na silang alam, kahit marami na silang training na nadadaanan, every time may magsasalita, makikinig pa rin sila. Kasi yung attitude nila sobrang humble. You get the point? So yung close-minded, mayabang. Yung open-minded, okay? Yung open-minded, humble. Okay, tingnan nyo yung mga kasama natin sa Zoom ngayon. Sino yung open-minded at close-minded? Kasi makita yan sa mukha eh. Yung mga close-minded, nakasimangot yan. Nagagawa nyo, no? Ito na naman, magti-training na naman. Mr. Vincent. Diba? Pero yung mga close-minded at open-minded, nakasmile lang yan. Sige, train ka lang. Matututo ako. Magagamit ko din sa future ko. O, tingnan nyo yung, tingnan nyo yung mga mukha niyan. Diba? Now, what is my point? Bakit ko po sinishare sa inyo na may dalawang klaseng tao? Kasi po, kahit open-minded ka man or close-minded ka man na tao, eh lahat po tayo nagsasamba or naghihingi ng tulong sa Panginoon natin. Tama ba ako? Lahat ba tayo nagdadasal? Sa mga nakikinig sa akin right now, lahat ba po tayo nagdarasal? Okay? Oh, kami yan. O, oh, di ba? Kahit attorney na, nagkinig pa, di ba? Meron. Opo, tatay. Huwag ka maganyan. Di ba? Di, lahat tayo, even ako eh. Even kayo, nagdarasal kayo, di ba? Sana, Panginoon, darating niyo yung sahod kasi marami kong bayaran. Sana, di ba? Di ba, punto ko, nagdarasal tayo. Tama, di ba? Always tayo nagdarasal. In fact, yung dinarasal natin, nilalagyan pa natin yung presyo. Sana, your creator, mabigyan mo ko ng 100,000 kasi ito yung gusto kong bilhin. Mabigyan mo ko ng 200,000 kasi ito yung gusto kong bilhin. Tama ba ako? Tayo ba lahat nagdarasal? Okay? Ngayon, yung higher creator natin o yung Lord God natin, kapatid, patas yan. Tama? Wala yung pinipili kasi tayong lahat ay anak niya. Tama? So pag yan magbigay ng blessing sa iyo, kapatid, patas yan. Kung nagbibigay siya ng blessing sa close-minded, magbibigay din niya ng blessing sa open-minded na tao. Na ngayon, bakit meron pa rin naghihirap at meron pa rin, bakit meron pa rin walang wala talaga? Tama? Pero meron din mga yumayama at umasenso. Ano ba yung kaibahan nilang dalawa? Bakit again, tanong ko, silang dalawa naghihingi ng blessings sa higher creator, nagpe-pray sila. Tama? Pero ang problema, bakit? Siyempre si higher creator natin, sobrang mabait yan, pagtutulong-tutulong talaga yan. At yung tanong ko, bakit meron pa rin naghihirap? Bakit meron pa rin kulang ang pera? Bakit? Kasi po, magdedepende yan kung anong klaseng tao ka. Tama? Magdedepende yan kung anong klaseng tao ka. Pag close-minded ka kasi na tao, ha? Pag close-minded ka kasi na tao, ano ba yung mga close-minded na tao? Yung mga hindi willing makinig, yung mga mayabang, yung mga, ay, alam ko na yan, wala na yung kwenta sa buhay ko, gumaganon, ito po yung mangyayari. Si higher creator natin, hindi siya mismo yung pupunta sa bahay mo at ibibigay yung pera o anong gusto mo sa kanya. He will use a lot of instrument po. Tama? He will, kaswerte mo naman, kung halimbawa, Lord, gusto ko ng kotse, tapos kinabukasan, tumatok yung higher creator natin. Oh, anak, kasi mabuti kang anak, ito yung kotse mo. Swerte mo pa ganun. Pero kapatid, hindi ganun yung mangyayari. Our higher creator will always use a lot of instrument. Amen? Amen? Amen mga kapatid? He will always use a lot of instrument po para makuha mo kung ano yung gusto mo. Tama? No, magdedepende lang yan kung anong klase kang tao. Pag close-minded ka kapatid, yung blessings na para sa'yo, matatapon yan. Tama? Hiningi mo sa kanya, pero since close-minded ka, matatapon yan. Saan yung mapupunta? Dito sa open-minded. Kasi yung open-minded kasi, syempre alam mo naman kung anong benefit mo. Tama, di ba? Sa mga open-minded na member dito. I know, hindi madali na makikinig sa mga trainings na ganito. Pero alam ko kung bakit ka nakikinig. Kasi syempre, kung open-minded ka, i-check mo yan eh. Kung magagamit mo ba, may ano tawag dito sa Bisaya, nabay siya matabang ni mo. Sa English is meron, yeah. What it will benefit to you? The English yun, ha? You know what I'm saying about? Okay? Ha? Seryoso yun ba? Mga taga-bol ba dito? Parang mga tarsier kasi nakikinig sa akin. Parang ganun lang, oh. Ha? Seryoso na, eh. So, yan. Yun yung advantage po pag open-minded ka always. Kasi, syempre,
God's plan is always better than your plan. Yun nga lang, hindi mismo yung Lord God natin yung bababa at magbibigay ng gusto mong mangyari. He will use a lot of instrument. Tama? Katulad nito yung ganitong training na to. I know, hindi madali para sa amin kasi sa amin sa Bohol ngayon o sa Philippines o sa Cebu City, it's already 12 midnight. Hindi po madali para sa amin, pero bakit namin ginagalingan? Bakit ko po ginagalingan ng ganito? Kahit si Coach Lindonio at si Coach yung si Joshua, yung James natin, kapatid, nasa labas sila ng opisina ngayon kasi nakatira yan sila sa gilid ng office natin. Kung makikita niyo, nasa opisina natin yan, sa labas. Tama? Close na yung office pero nasa labas sila. Bakit sila nag-e-effort para sa grupo natin? Tama? Kasi naniniwala po kami na baka kami yung ginawang instrumento ngayon tonight na maging effective yung negosyo mo sa ating negosyo para makuha mo pangarap mo. Tama? Kasi iba-iba naman yung reason natin bakit tayo sumali. Iba-iba yung gusto natin mangyari. Tama? Now, since negosyo po ito kapatid, kailangan talagang trabuhin. Wala pong negosyo na easy to get. Wala pong negosyo na kinabukasan mayaman ka na. Hindi po ganun. Kapatid, tatrabuhin siya. Now, if open-minded ka lang, ituturo ko sa inyo kapatid, paano magpatakbo. Yung ituturo ko sa inyo, ito yung 9 years of experience ko sa ganitong klaseng negosyo. Na if susundin mo, hindi mo na madadaanan yung mga mahirap na part na dinaanan namin before. Tama? Game. Okay, it's game. So yan, this is my story. Sa mga, nakita nyo na to kasi syempre nakita nyo na yung lesson 1. Yan po ako before, Vincent Arcales. And then, nakita po ako ng tao na yan. Okay, nakita po ako ng tao na yan. If nakikilala nyo yan, si Mentor Warren Trinidad. So, dati lang po ako katulad ninyo na walang alam sa ganitong klaseng negosyo. Actually po, ito yung kwento. Okay? Ayan, tinuturuan lang ako mag-online, mag-training, maggamit ng mga ganitong bagay. Actually po, ganito yung kwento. Before ako na nakilala ng Mentor Warren, may tao, babae na ka-invite sa akin sa negosyo na to. Siya yung naka-invite talaga sa akin, nakapasali. Pero naging member ako sa yung iniwanan ng upline. Tama? So, kasi hindi kasi malalim yung reason niya. So, nag-quit. Engineer yun. So, marahil marami pa siyang pera. So, yun. Pero ako, yung reason ko kasi is malalim. Kasi pamilyado ako eh. Tama? And ako yung panganay. So, kailangan maging asensado para sa pamilya. So, yung ginawa ko, pag susunod ako sa kanya, walang mangyayari sa buhay ko. So, yung ginawa ko, if your upline is not available, go to the next upline. So, yung next upline niya, yan si Mentor Warren Trinidad. Kaya at that time, nung katulad niyo ako nung nagsisimula, okay? Nung nagsisimula ako, wala akong alam sa negosyo na to, siya po yung nagtuturo sa akin. Tama? Siya po yung always kong tinatanong. Kaya natutuwa ako sa mga taong always nagtatanong. Kasi ibig sabihin, willing kang matuto. Tama? Mas natutuwa ako sa mga tao. Kaya open yung chat box natin yan para pag meron kayong hindi naintindihan sa quick training ko na to, pwede kayong mag-chat. Tama? Pwede kayong mag-chat. Okay? Kasi ituturo ko sa inyo paano. Diba sa kwento ko, maraming mawaw. Diba? Ex-convict, tambay with criminal record. Paano ko po nagawa? So yan po, this is the reason. This is the story behind. English yun. Palapakan niyo ako guys, story behind yun ha. This is the story behind. Ang meron akong simula noon hanggang ngayon is always lang talaga kung open-minded. Ano po yung open-minded? To the point na kahit 9 years ako, pag yan si sinong mga bago, yan si Attorney Edison magsasalita sa grupo. Kahit bago pa yan, makikinig ako. Kung sinong bago, halimbawa magsasalita si Maribek, kung sino magsasalita, makikinig ako. Kasi alam ko, in every people po, meron kang makukuhang magandang mga knowledge na pwede mo magamit sa negosyo mo. Makapa-upgrade ka. Kaya yun po yung nasa akin na attitude na hanggang ngayon, even 9 years na po ako willing ako mag-learn. Tama? And yun po yung tuturo ko sa inyo, kapatid. Tama? Yun po yung tuturo ko sa inyo ngayon para kayo mag-grow din. Okay na?
So, magsimula po tayo. Ayan, how to create huge group. So, bakit po kayo tuturuan ng huge group? Kasi diretsahan. Okay yung diretsahan, member man eh. Okay yung diretsahan? Grabe, napapalakpak si Maribik. Oh, shout out kay Maribik. Grabe, kahit sobrang busy. Alert na alert ko, ha. Okay, shout out kay Mylene. Okay, kahit sobrang busy, nandiyan pala yun. How to create huge group. Bakit po kayo tuturuan paano mag-create ng huge group? Diretsahan po, kapatid, negosyo to. Sa negosyo po, kailangan po natin ng maraming tao. Kaya huwag kayong mahiya pag sasabihin, ay, nagre-recruit kayo ng tao, yun na kailangan nyo ng tao, yes, diretsahan. Kasi negosyo to. Wala namang negosyo na hindi ka maghanap ng tao. Sa mga OFW natin, alam nyo yung mga embassy? Di ba mga recruiter sila para pupunta sa labas? Kaya sila kumikita kasi naghanap sila ng tao. Ganun yun. Yung mga agency ng mga security guard, naghahanap sila ng mga tao para mayroong kukuha ng mga guards nila. Tama ba ako? So basically, lahat ng negosyo ngayon, kailangan ng maraming tao. Kasi pag ikaw nang ninegosyo ka, ikaw lang mag-isa. Ikaw yung cashier, ikaw yung guard, ikaw yung manager, ikaw lahat. Eh huwag ka na magninegosyo. Napakahirap yun pag ikaw lang lahat. Tama ba? So sa mga bago dito, ang ituturo ko sa inyo ngayon, kapatid, ilang months ilang months from now, ituturo ko na paano dadami yung tao niyo. Kahit lang, okay lang 50 lang, di ba? 50 o 100 katao, okay lang ba yan? Okay lang ba yan? Kahit umabot, halimbawa, yung grupo natin yun is Upland, okay? Halimbawa, Upland, 50. Okay lang 50, active naman lahat, di ba? OFAFO, 50. Okay lang, 50. Mga ilang 1 months or 2 months from now. More pa, oh, grabe, multiplier talaga to si Aries, no? LB, kahit 50 kayo, okay na, di ba? 2 months from now, 2 months from now. Bilisan natin, 2 months from now, 50. Ayos na yun, di ba? Magsimula tayo sa April, May, by May, 50 na kayo. Ayos na yun, mag-zoom kayo. Tama ba? Tapos another 2 months, sa 300 na. So yun yung ituturo ko sa inyo, kapatid. Bakit? Kasi kailangan talaga natin ng maraming tao para maka-leverage po kayo. What is leverage? Ang leverage po kasi, kapatid, it will lesser your effort but multiply the results. Oh, di ba? English yun. Palakpakan niyo ako, kapatid. Nasa iyo na ang lahat. Ibig sabihin, pag maka-leverage ka, yung trabaho mo, kukonti, pero yung pera mo, marami. Gusto niyo ganun? Yung trabaho nilang konti, pero yung pera mo, marami. Ano yung mga walang leverage? Yun yung trabaho. Yung grabe yung effort mo, pero yung kinikita mo one day, yun pa rin. Kung 1,000 yung minimum mo per day, 1,000 pa rin yung kikitain mo. Kahit sobrang effort mo na, kahit sobrang kayod ka na sa trabaho mo, 1,000 pa rin yung matatanggap mo. Day. Yan po yung walang leverage, yung mga nagtatrabaho. Na kahit halimbawa, may dinadamdam ka o may challenge na nangyari, wala kang choice, papasok ka pa rin. Kasi pag hindi ka pumapasok, wala kang sahod. Ganun po yung rule ng empleyado. Kaya po, may mga leader ko, coach, ito yung challenge ko sa akin. Walang problema yun kasi ganun talaga pag trabahante tayo, kapatid. Hindi natin may aral yung oras. Pero pag naka-leverage ka na, tapos halimbawa may lagnat ka, hindi maapektaran yung tao. Grabe naman yung lagnat mo. Pag lagnatin din yung mga tao mo. Halimbawa, may 100 katao ka, naka-leverage ka. Ikaw lang mag-isa yung may lagnat, ha? O kaya wala kang gagawin. Pero yung negosyo mo, tuloy-tuloy pa rin. You get the advantage pag marami kayong tao. So, kuha niyo yung advantage. Kasi kahit apat lang nakuha mo, dadamit-dadami yan. Dadamit-dadami yan. Okay? It's a matter of handling. It's a matter of keeping the people. Ayos na. So, ituturo ko sa inyo. Sa mga bago naman, ito, may mga nakita pong bago ngayon. Sila Sammy, yan. Ito yung first gawin nyo. Basic talaga to. May bago ba? Si, nandito si Mylene. Ano, sino ngayon bago kanina? Jocelyn? Nandito si Jocelyn. Nakikinig lang ba kayo sa akin, Jocelyn? Narinig nyo ba ako?
Ayan, yes, of course. Narinig niyo ba ako, Mylin? Ito si Mylin, malakas din to. Ito, isa to sa bago na kailangan kong turuan talaga kasi na bago pa lang siya pero nakakuha na eh. Ito, next, nakikinig ba kayo si, nandito ba si, okay pa ba si James natin yan, si Joshua? Hindi pa ba natutulog si Joshua natin? Ayan. Chat lang kayo ha? Yes, of course. Okay, nakikinig pa ba natin si, ayan, si Sammy. Okay, start na. Marubik nandito? Pasok pa si Marubik? Ayan, nandito si Marubik. Edison, yan. Okay, game. Chat kayo, paratis malaman ko kung meron akong kausap. Yan, nandito si Mylene. Yan. Ayos. Gusto ko to kasi nakinig. Pero quick lang to ah. Sige, magsimula ko. Based on my experience po, how to create huge group. Yan. Kahit saan po, ito experience ko ah. Bigyan ko kayo ng reason kung gusto nyo ba mangyari sa ito. Kasi based on my experience, kahit wala pang online before, makakreate talaga ako ng grupo. Mabata man yan, matanda man yan, o mas magulang po pa sa akin. Madali talaga ako makakreate. Yan. Yan, grupo ko sa mga, sa Bohol. Yan. Gusto niyo ganang grupo? Gusto niyo makagrupo ng ganang kadami? Nakikita niyo? Kasi pag imagine niyo, yan lahat gagalaw. Yan lahat ma-synchronize mo. Yan lahat magsabay-sabay mag-invite. Yan lahat magsabay-sabay mag-basic. Sabog yung grupo mo. Na-imagine mo? Yan lahat sabay-sabay everyday. Kahit isa-isa lang ma-close deal everyday. Kahit isa-isa lang. Tama? Pero 50 siya sa left, 50 sa right. Isa-isa lang ma-close deal everyday. Yan kaya piliin mo a day. Tama? So yan yung advantage pag meron kang maraming tao. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon kasi para kayo din, yung mga new lines ko, dadami din kayo. Ayos ba? Gusto nyo ganun? Boom. Ayan, basic steps. Okay. Basic steps to create huge team. Bakit? Ito, balik tayo sa topic. Bakit nyo kailangan mag-create ng huge team? Para darating sa point in time, okay? Halimbawa, busy kayo, okay, halimbawa, OFW kayo, mayroon kayong ginagawa. Mayroon kayong mga tao na nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, na hindi naman OFW. Na pag sila tatrabaho sa negosyo natin, kikita sila, but still, kikita ka pa rin. So, yun yung advantage pag mayroon ka maraming grupo. Tama? And, yung advantage, halimbawa, mag-meeting kayo, kahit pag-isa-isa lang, pero marami kayo, yung production marami pa rin. Not like kung ikaw lang mag-isa, kahit sobrang galing mo, kung ikaw lang mag-isa, ang tawag doon walang leverage. Salesmanship yun. Ikaw lang lahat nag-close deal, ikaw lang lahat nag-invite, ikaw lang nag-basic. Walang leverage yun. Tama? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng grupo. Yan, in times of busy days, business still go on. Tama. And alam mo, Edison, ang advantage pag malaki grupo mo. Pag malaki grupo mo, darating sa point in time, yung income mo sa negosyo natin mas lalaki pa sa kinikita mo o sa sahod mo. Pag yun po mangyari, pwede na kayong umuwi sa Pilipinas, mag-install na lang kayo ng wifi sa bahay nyo, at doon na lang kayo mag-ganito. Kasi yung ginagawa natin, actually, nasa bahay lang tayo eh. Yung nakaibahan lang natin, kayo, meron pa kayong trabaho. Kami, full-time na kami. Napakasarap pag full-time ka, kapatid. Kasi pag gusto mo na matulog, matutulog ka na. Tama? Yun yung advantage pag full-time ka dito. Tapos, alam ko naman na madali lang talaga yung ginagawa natin. Yun nga lang, nahihirapan lang talaga yung mga part-timers natin o yung mga mayroon trabaho kasi sinasabay nila yung trabaho at saka yung sideline natin na ganito. Wala po yung problema, nakaintindi po kami kasi syempre, hindi pa ganun kalaki yung income natin so kailangan magde-depend muna tayo sa income sa trabaho. Pero make sure that you put this in mind na i-goal mo na yung income mo dito ay mas lalaki sa trabaho mo. Pag yun po nangyari, okay? Pag yun po nangyari, pwede mo nang tigilan yung trabaho mo at mag-focus ka na sa negosyo mo. Ayos ba? So yun po yung goal natin. Yung tinatawag na time freedom. Tama? Time freedom and financial freedom.
Ano po yung time freedom? Yung freedom na always mo, kasama yung pamilya mo. Ako, naka-experience ako the other day na nagpunta ako ng Bohol. Tapos, kasi yung asawa ko, dito lang sila sa Cebu. Nag-usap kami sa video call. So, iba pala sa feeling nun, yung malayo yun. Di ba, hindi ako sanay. Imagine mo, ilang araw lang ako doon. Hindi ako sanay. Sabi ko, nag-imagine ako sa mga kapatid natin na OFW, pagkausap nila yung anak. Kaya para minsan, mag-iiyak talaga, di ba? Kasi ilang taon mo na hindi nakita yung anak mo eh. Di ba? Sanay ako. Kasi malaki na yung anak mo. Diba? May apo ka na edison na. Di ba? Pero, di ba? Yung mga, may nangyayalize ako ba na iba? Salamat na lang talaga at may opportunity na ganito. Kasi hindi lahat makaya yung ganun eh. Di ba? Yung mawalay ka sa pamilya, yung pag alis mo, maliit pa siya, pagbalik mo, malaki na siya. Parang ganun. So, especially kung particular ka sa growth ng anak mo, gusto mo talaga ikaw yung magdisiplina sa anak mo. So, yun. So, at least, dito, i-goal natin. Okay? Huwag niyong gawin yung ituturo ko sa inyo ngayon para sa akin. Kasi may grupo na ako. Tama? May income na ako. Yung sa akin lang ngayon is kayo. Tama? Yung project ko ngayon is kayo. Para kayo din, lalaki din yung grupo ninyo at lalaki din yung income ninyo. At syempre, magkakaroon na din kayo ng time freedom na wala na kayong amo na susundin. Na wala na kayong attendance na kailangan pang susundin. Yun yung i-goal natin. Para anytime mag-meet up tayo sa Pilipinas in the future, di ba? So, wala problema. Financial freedom eh. Saan ka ngayon? Nasa Mindanao. Sige, punta kami dyan. Di ba? Sunduin mo kami ha. Saan ka ngayon? Sige, punta tayo sa Manila. Doon tayo Edison. Banding tayo doon. O, sige. Ano sasakyan natin? Mag-yate tayo o mag-chopper or airplane? O, di ba? Yun yung goal natin. Tama? Nag-gets niyo? Minsan, pag hindi mo pa mapasok sa isipan mo yan, normal yun. Kasi again, tayo mga Pilipino, hindi po tayo sanay sa buhay negosyante. Tama? Kaya na always ko itong sinishare, every time mag-share ko, na tingnan mo, depende kasi yan sa takbo ng utak eh. Tingnan mo yung mga Bombay o yung mga Arabo. Yung mga always nating inutangan ng 5-6. Hindi sila taga dito eh. Taga ibang bansa yan sila. Pero pumunta sila dito, hindi para magtrabaho. Nagnenegosyo sila, yumaman sila. Tama? Tingnan yung mga Chinese. Yung mga Chinese, hindi yan taga dito. Chinese nga eh. Taga China. Sinong taga dito? Tayo Pilipino. Pero pumunta sila dito, hindi para magtrabaho. Pumunta sila dito para magnegosyo. Yumaman ba? Yes! Sino yung may-ari ng SM? Inchik o Pinoy? Sagot. Inchik o Pinoy? Si Henry C. Inchik. Sino may-ari ng Ayala? Inchik o Pinoy? Inchik! Sino yung magtatrabaho? Inchik Pinoy? Pinoy! What is my point? Magdedepende yan sa pag-iisip, kapatid. Tama? Ang isip ng Pinoy, ikaw, anak, aral ka mabuti. Para pagkatapos na mag-aral, hanap ka ng magandang trabaho. Yan always sinasabi ng parents ko. Kaya ako, akala ko before din, katulad yun din ako, na yung future nasa trabaho. Akala ko before, pag walang trabaho, walang future. Pero dun pala sa mga Chinese, mga inchik na yon, iba pa rin yung mindset nila. Sabi lang, anak, ikaw, aral buti. Di ba, hindi ka matalino, di ka lang bagsak. Tapos mo aral, huwag ka maghanap trabaho. Ikaw hawak ka malaki negosyo. Tama? Tama? Tanggapin mo yung risgo, gawin mo, mga classmate mo, mga matatalino, atin mga empleyado. And make sure they are Filipino. O nangyayari ba? Nangyayari po, kapatid. Tama? Pumunta ng Pinas para lalong magpayaman. Tama! Tama nga naman! Di ba? Tingnan mo yung mga Chinese dito, mayaman, kapatid. Tama? Kasi po, magdedepende yan sa pag-iisip. Hindi sila nakadepende sa trabaho. Yung ginawa nila, hinusayan nila kung ano yung negosyo nila, tinodo nila, binigyan nila ng effort kung ano yung negosyo nila, until dumating sa point in time na nag-momentum yung negosyo nila at sila na yung naging boss. So they just enjoy the process, trust the process, and then enjoy the results. Grabe yung English ko, kapatid. Palakpakan niyo ako, nag-i-English. Pusang gala. Di ba? Tama yun. O bakit yung mga Pilipino, nag-iibang bansa? Tama? Pero bakit hindi pa kumikita ng malaki?
O hindi pala kasi na gano'n. Kasi hindi kayo nag-iibang bansa para magnegosyo. Kung nag-iibang bansa pa kayo tapos nang may negosyo, sure bull mayaman na tayo kapatid. Kasi po, yung pagyaman na sa negosyo. Tama? And natutunan ko din yan kay mentor sa mga negosyante ngayon. So ngayon po, ituturo ko sa inyo anong dapat gagawin. Okay? Sa mga baguhan natin dito, anong dapat gagawin? Okay? Para bilisan natin na mag-momentum na yung negosyo mo. Kasi sa negosyo din naman, may proseso. Wala siyang shortcut. Tama? Hindi ko hindi ang kaibahan sa trabaho, sa negosyo, sa trabaho, after 15 days, meron ka ng matatanggap na sahod. Another 15 days, meron ka ng matatanggap na sahod. Or one month, meron ka ng sahod. Yun yung kaibahan. Sa negosyo natin, pwedeng 1 month, wala kang matatanggap. Pwedeng 2 months, wala kang matatanggap. Pwedeng 3 months, wala kang matatanggap. Na-experience namin yan dati. Pwede. Pero, pag makalampas ka nun, magbabig na yung negosyo mo, tuloy-tuloy na yung negosyo mo, in the following month, malaki yung matatanggap. Mas malaki pa sa sahod mo. Nakuha niyo yung concept. Kaya I always say this to sa mga tao, just trust the process. Okay? Just do the process and trust the process. Okay ba tayo dyan? So ano ba yung proseso? Ito na. Sige, share na ko ha. Kinig kayo ha. Para kayong lahat nagkinig sa akin right now, may malaking grupo. Ito yung number one. 5 basic steps to create huge team. Okay? Ito na. Sulat nito ha. Print screen ha. Number one, kapatid. Ayan. That's me, Vincent Arcales. Yan yung... Naalala niyo, nag-video ko sa bahay niya. Yan yung mga napundar namin eh. So ayan. Basic steps to create huge team. Add friend po. Yan po yung number one. Okay? Add friend. Mag-add kayo ng friend every day. Okay? Sino ba sa inyo umabot na ng 5,000 yung friends dito? Baliktarin ko lang yung tanong. Sino po yung dito yung hindi pa umabot ng 5,000 ang friends? Sige, chat kayo para malaman ko kung nagkinig ba kayo. Me. Yan, si Linda. Okay, so ibig sabihin hindi pa umabot ng 5,000. Coach Edison, hindi pa. Coach Mylene, ako po. Yan. Hindi pa umabot din yung friends niya. Meron ba dito umabot na ng 5,000? Kasi yung sa Facebook natin, 5,000 yung maximum friends natin. Tama? So kung wala pang, hindi pa umabot ng 5,000, mag-add kayo ng friend. Okay? Bakit po tayo mag-add ng friend? Okay, ito yung, sa negosyo po natin ngayon, since online siya, doon tayo maghahanap ng tao sa mga Facebook friends mo. Now, pag konti lang yung friends mo, konti lang, iba, 10 lang yung friends mo, 100 lang yung friends mo, hindi kasi lahat ng tao sasali. Tama? Hindi kasi lahat ng tao open-minded. Parang ganun yung number one. Hindi po lahat ng tao open-minded katulad. 20 ka friend para 5,000. 20 ka friends para... Ah, okay. So, konti na lang 5,000 ka na marimit yan. Ito, bakit ba tayo mag-add ng friend? Hindi kasi lahat ng friends natin sa Facebook open-minded na katulad natin. Maraming mga friends sa Facebook din natin na mga close-minded. Now, pag konti lang yung friends mo, kapatid, pag konti lang yung friends mo, eh, mahirapan ka maghanap ng mapasali mo. Kasi yung concept sa negosyo natin, ito yung proseso. Kinig kayo, ah, kasi marami kasi nag-i-invite. Uy, gusto mo mag-join? Eh, timing yun eh. Kumbaga sa Tagalog, chamba-chamba yun eh. Eh, halimbawa, first invite mo, gusto ko, open-minded ka, hindi, ayoko sa ganyan. Hayo mo? Parang emotional yung iba. Number two, ay, gusto mo? Ayoko ganyan. Ayaw mo? Number two, gusto mo sa ganito? Na-streetan lang pangatlo? Ayaw mo? Ayaw nila? Ayaw nila talaga? Sige, ayoko na. Gumagaran yung mga tao na yan. Imagine mo, street lang tatlong rejection? Ayaw mo na. Hindi natin control yan kasi lahat ng tao have the choice. Okay? Pwedeng maging close-minded sila, pwede din sila maging open-minded. Tama? So kaya yung laro lang natin dito, paramihan lang talaga. Paramihan lang talaga. Sino sa inyo na pamilya? Kung mga layon. Sino sa inyo naglalaro ng braha or cards? Sige, alam nyo. Sino sa inyo alam maglaro ng cards? Sige nga, chat nga. Sino sa inyo alam kung paano maglaro ng cards? Braha. Me.
Ito, mga sugarolo. Si Lyndon lang kasi hindi siya marunong maglaro ng cards dito. Yung... Oh, Maribit, marunong din maglaro ng cards. Marunong din mag-tong-it. Or chikitsa. Marunong din si Mylene. Tong-it. Yan. Piyat-piyat po soy. Yes. Marunong kayo mag-ano, yung umbuyay. Pusoy dos. Pangalan ko yan. Dati tambay ko, yung pangalan sa akin, Pusoy. Anyway, so kidding aside. Tanggalin ko lang yung ideas ko. Ilan ba yung cards? Check natin pag marunong ba kayo mag-braha. Ilan ba yung deck cards? 52. Tama. Ayan, ilan yung alas? Ilan yung alas? Nandito ba si Sammy? Ayan, nandito pa. Chat ka lang sa Sammy, ha? Pag maka-follow ka. Marunong ka ba maglaro ng bilyar? Ay, Bisaya, hindi sa Sammy. Kawa ka mo, braha? Apat yung alas. O, ngayon. Ngayon, sa braha na 52, hindi natin alam kung saan nakalagay yung alas. Tama, di ba? So, anong gagawin mo para makuha yung alas? Di ba bunutin mo? Di ba binubunot mo para mahanap mo yung alas? Pag yung bunot mo hindi natin, ang ginagawa mo, tapon. Bunot, pag hindi alas, tapon. Pag bunot, hindi alas, tapon. Tama? Tama, di ba? Bunot, hindi alas, tapon. Tapon. Pag makuha alas, yay, may alas na ako. Hanapin mo, next ulit. Pag hindi, tapon. Tama? Pwede ba yung sinabi, pag bunot mo, king, dapat maging alas ka, alas ka. E king nga eh. You get the point? King na, king nga eh. Yung ginagawa ng iba, edin na dasalan na maging alas. Hindi maging king, hindi maging alas yung king. Next bunot, tres. O ginawa niya, ha, so dapat alas ka. Paano maging alas yung tres? I-relate ko siya sa business. Yung paghahanap mo ng four aces mo dito, yung paghahanap mo yung tao sa sali sa dito, hindi po, hindi, walang pilitan yan. Kaya nga meron tayong close dealing eh. Tama? Para malaman natin kung open-minded ba siya o close-minded. Kaya nga meron tayong close dealing. Pag clear in your mind na wala talagang chance, na ayaw talaga niya, tapo na yan. Ha? Huwag mong ikip. Bakit po ba ikip? Ayaw nga eh. Tama? Huwag mo lang awayin. Baka kasi awayin mo eh. Huwag ka lang dumaan sa amin. Ah. Babatukan kita eh. Ayaw mo sumali sa akin. Huwag niyo awayin. Pag ayaw mo dyan, ikaw nga pa kay Coach Edison, ligawan niyo lang. Oh, di ba? Suave, di ba? Hintayin niyo lang mahinog. Oh, di ba? Yung mga galawan ng mga Mr. Suave natin eh. Di ba? Pero yung gawin niyo lang dito, basta pag ayaw pa o hindi pa hinog, next, huwag niyong kalimutan na magbunot everyday. Tama? No, saan kayo bubunot? Dito sa mga friends sa Facebook. Tama? Ano ba yung bunot? Yan po yung mag-send ng link. Okay? Para makarelate kayo ba? Yung negosyo po natin, para lang tayo naghahanap ng alas sa 52 ka deck ng cards. Ha? Ano ba yung 52 ng deck of cards i-compare sa business natin? Yung mga Facebook friends natin. Tama? Ano naman yung pagbunot? Yun po yung pag-send ng link. You get the point? Send ng link yun. Parang wala naman kung ano nabubunot mo. Alas ba o hindi? Yun po yung pag-close deal. O, di ba? Mas maraling maintindihan. The more marami kang friends, the more ka maraming masende ng link, the more ka maraming maklose deal. Ayos ba? Ligo ba sa send Gcash? O, yan. You must have 5,000 friends. Bakit madamihan? Kasi po, negosyo natin, this is a numbers game. The more marami kang tao, the more maraming chances sa sali. Tama? And bakit maraming dapat mapasali? Kasi syempre, helping system. Pag makuha mo na yung apat, pwede mo pang damihan para mailagay mo under sa kanila. Para may reserba. Tama? Okay, next. Remember, your business is a numbers game. Coach Melin, do that. Ayan. Numbers game po yung negosyo natin, hindi ito ABCBN at GMA. Ha, ulitin ko. Yung negosyo natin, numbers game, hindi po tayo ABCBN at GMA. Marami po kasing mga emosyonal. Marami po kasing mga drama. Ha, hindi lang sasali yung, hindi lang sumali yung invite. Oh, it hurts, di ba? Parang ayaw ko na, nahihiyan ako sa inyo kasi hindi sumali yung qualifier ko. Kapatid, hindi tayo nag-ABCBN dito, nag-GMA.
Pag hindi sumali, next, bumot ka ulit. Invite ka ulit. Kaya nga, the best is meron ka talagang maraming invite every day. Marami ka talagang nasenda ng link. Marami ka talagang na-close deal. Para hindi ka mag-drama every time na hindi sasali. Ha? Pag ayaw sumali, next, walang problema. Walang problema. Iba kasi yung ginagawa natin sa school. Sa school kasi, pag hindi sumali yung, pag meron kang mali na gawa, pinapagalitan ka. Sa atin, iba kapatid, pag meron kang kamalian, huwag kang mag-alala. Kasi magagamit mo yan para ikaw ay maging tama. Doon ka maglo-learn. Tama? So, kailangan, you need to play with number. This is a business number. Remember that this is a game of numbers. Next, if necessary, unfriend who are not friendly to your business online. Ito na. So, syempre, darating sa point ito, mapupuno yan eh. Maging 5,000 na. So 5,000 na yan, if you scroll back all your friends, gabi ko rin sa paglabasa na yung English ko ha, kung i-scroll back mo yung friends mo, may maraming mga deactivated na yan. May mga friends ka na wala na sa mundo, check nyo nga, yung mga kinukuha na ng Lord natin, meron din tayong mga friends na sobrang negative na hindi natin magagamit sa business natin, yung mga ginaprankahan ka na ayaw talaga nila, sorry for that. So, pwede nyo siyang i-unfriend. Total, sa totoong buhay, friend naman kayo. Bakit natin i-unfriend? Para open naman yung slot nila for new friends naman na ipasok nyo. You get the point? Yan po, bari, parang clearing lang. People come and go. Kaya huwag kayong ma-emotional kung merong mawala sa negosyo natin or merong kang ma-unfriend. Kasi friend mo naman kayo sa totoong buhay. This is just a business. Iba yung reality sa business, kapatid. Pag i-unfriend mo dito, it doesn't mean hindi na kayo friend. In-unfriend mo lang siya sa negosyo natin kasi, o sa Facebook mo, kasi nangangailangan ka dito ng mga positibong tao, yung mga open-minded na tao. Gets, copy? Uy, move on. Yan, tama. Okay, eto na. Steps. Build. Pag meron ka na maraming friends, eto gawin nyo. Okay, marami na kayong friends. Build target friends naman. So, ibig sabihin ng target friends, yung pang-add mo is yung mga may trabaho. Okay? Ako, sa exact, yung mga friends ko before kasi, mga gangster, mga tambay, maniwala kasi hindi, in-unfriend ko sila. In-unfriend ko sila kahit tanungin nyo sa negosyo natin sa online. Online na kasi tayo ngayon eh. In-unfriend ko, pero friend kami sa Messenger. If meron silang gustong ma-reach out sa akin, communicate pa rin. Friend naman kami. In-unfriend ko rin siya sa Facebook ko talaga. Kasi wala na, almost 5,000 na yung friends ko dati. Tapos wala naman silang magagawa. Hindi sila makasali. Hindi naman sila magsusupport sa business ko. Yung gawin ko, kunin ko lang yung slot na, pinalitan ko ng mga professional, mga OFW, mga seaman, mga police. Yun yung mga pinasok ko. Okay, kapatid, sus, yung as in kapatid na negative, total bang, the reality, kapatid pa rin kayo. And may communication pa rin kayo. Yung ginawa mo lang, business to eh. Kasi makaka-affect kasi pag may negative ka na, I'm sure naka-experience ka nito. Nag-upload ka ng pera. Tapos ikaw, hindi ka nakapadala sa bahay mo. Upload kang pera for transaction, ha? Ito ginawa, ay, marami kang pera, pero hindi ka namimigay sa amin, ha? Mga ganun ba? Mayroon? May utang ka sa tao na yan. May utang ka. Tapos, nag-upload ka ng pera. Ayun na, tinitira ka na. Oh, may pera ka pala sa online? Oh, saan yung bayad mo? Ang malupit, kinocomment po talaga sa wall mo. Eh, syempre, yung image mo, wasak! Kasi doon ang negative. So, yung mga tao na yun, i-unfriend mo lang. Pero total, pag meron siyang gusto sa'yo, doon lang siya papasok sa messenger mo. Copy? Daghan kagkorta niya, dili ka kabayad utang. Tama! May mga ganun eh. Daghan na niyong korta, di mga kabayad utang. Sa negosyo kasi natin, we need open-minded people. Okay? And then build followers. So tama po yung mga magaling mag-TikTok, magaling mag-Facebook Live, magaling mag-lifestyle sa Facebook nyo. Gawin nyo, pag marami na kayong friends, mag-eksena kayo, maging bida kayo sa Facebook nyo para madadami yung mga followers nyo. Yan yung moves nyo. Kanya? Pero katulad kayo ni Maribik, nandito si Maribik, dati na yung maraming follower.
Kasi hindi pa yan nag hindi pa yan nag nagbanat talaga ng Osa Apo before. Marami na yung follower. Iba lang yung eksena yan before, yung mga drama-drama, yung mga umiiyak siya, tapos maraming magkukuha. Anong problema? Ano, di ba? Tsaka meron din eksena si Maribik before na, sabihin ko lang Maribik ha, yung mga nag-zomba siya, di ba? Yung mga sexy moves niya doon. So maraming mga follower, di ba? So, nung nagsimula na siyang trabaho yung negosyo, marami na siyang follower. So, i-check mo yung My Day mo, tsaka Facebook mo kung marami bang nag-like o marami bang mag-comment. Dating star magic talent niyan si Maribik. O Maribik, dati ka ng star magic talent, no? Diba? So, yun. So, if marami kayong mga followers, yun yung goal niyo. Dapat maraming followers. Kaya, if meron kayong ma-invite na mga vlogger o mga YouTube influencer, potential yun. Kasi hindi pa sila nag-gawa ng business natin, marami na silang follower. Maraming subscriber ang kanilang face, YouTube, marami silang followers sa TikTok, yun, potential yun. Kasi magagamit mo yung connection natin. Connection nila pala. Sa negosyo kasi natin, ang importante po connection. Copy? Ayan. Ito yung gagawin nyo. Sa mga wala pang grand-grami ng friends, mag-add kayo ng friend. At least 20 to 30 target friends and followers a day. Okay? 20 a day or 30. Pwede 10 sa umaga, 10 sa tanghalian, 10 sa gabi. Pwede ganun. Pero ito tips ko sa inyo. Piliin nyo yung mga add friend. Simulan nyo sa mga friends nyo muna. Yung mga friends or cousin mo. San kayo kukuha ng mga connection? Doon ka sa mga batch mo o sa mga kasama mo sa trabaho. Yun. O mga ka-apilyedo mo o mga relatives mo, yung mga cousin mo. Yun. Unahin mo yung mga kakilala mo kasi kapatid, maniwalat ka sa hindi. Marami po yung mga katulad natin yung negosyo nila. The same industry natin and nag-i-invite din sila. Tama? Iba-iba lang tayo ng company, iba-iba lang tayo ng grupo, pero the same din nga nag-i-invite din sila. Ang masakit na part nun kapatid is if yung close friend mo o yung ina o ama mo ma-invite nila at doon pa sumali nila, yun yung masakit. Kasi syempre masakit, di ba? Kasi the same kayo industry tapos doon sila sa ibang grupo sumali. Kaya yung first na i-add nyo, yung mga kapamilya nyo muna. Hanggat hindi pa nila alam kung anong negosyo, share the business. Okay? Next, yan. 10 sumaga. Okay. Pangalawa, My Day. Ayan. Bakit tayo mag-My Day? Ano nga yung number one? Diba, add friend? Diba, add friend? So, ibig sabihin, marami ka ng friends sa Facebook. Tama? Yung number one, add friend. Marami ka ng friends sa Facebook. Pangalawa, My Day. Bakit ka mag-My Day? Isa kasi sa magpapadami ng follower mo, yung My Day. Kasi yung My Day po, every time mag-upload ka, lahat ng friends mo sa Facebook, nakikinig. O makikita yan. Tama? Daghan, dating sa, tama, just like my mom, muntik na mapiin sa EC. Yan, yung ina ng asawa ko, muntik mapiin sa EC or empowered consumerism. Pero buti na lang, naunahan namin, so doon sumali sa amin. Tama? So, kung sino malapit sa inyo, di ba rin hindi mag-active, basta i-share nyo lang. Darating tayo dyan. Basta ipakita nyo lang, yung trabaho lang kasi natin dito, we market, we are the marketer, pinapakita natin, i-share natin kung ano yung negosyo natin para tayong marites. Ha? I-share lang natin ano yung latest sa negosyo natin. Ha? I-share lang natin ano yung mga bago sa negosyo natin, ano yung mga the best about sa negosyo natin. Para tayong tulits. Sinishare yung mga, ano ba yung latest tool? Ginaganon lang natin. Tama? And do natin, number one, ipapakita sa My Day. Shout out sa mga nagma-My Day na. Tama yung ginagawa niya, si Coach Lindon. Ito, enumerate ko lang yung nagma-My Day. Ha? Si Edison. Hindi ko kayo nakita sila, Jerry Bim. Hindi ko pa kayo nakita nagma-My Day. Si Joshua, nagma-My Day na to. Si Mylene, si Maribi. Si Sammy, hindi pa. Hindi ko pa nakita si Sammy. Yan. Si Marites. Ayan. Okay. So, make it a habit na everyday mayroon kayong ma-promote sa My Day niyo. Kasi, every time mag-My Day kayo, lahat ng friends nyo, makikita yun. So, yung challenge mo dyan, ang i-post mo, maganda din. Huwag kang mag-My Day na pangit. Tama? Kasi syempre, may mamimili din yun. Eh, what if, coach? What if mag-My Day ako, walang nag-follow?
baka konti pa yung friends mo. So balik ka sa step number one, mag-add ka ng friend, padamihan mo yung friends mo. Tama? Kasi minsan, walang mag-follow, kasi baka konti lang yung friends mo. Tama? Meron ako, alam niyo yung strategy ko sa My Day? Yung strategy, eto, promote positivity, pictures, video, and sign up income. Alam niyo yung strategy ko sa My Day? Bakit maraming maka-follow? Normal kasi sa mga friends ko na mga, ano eh, mga manyakis, yung mga ganun. Yung ginagawa ko, hindi naman ako nagpapakita ng mga bold. Yung ginagawa ko po, nagsisearch po ako sa Facebook ng mga dirty mind pictures. Alam niyo yung mga dirty mind pictures? Yung parang naghubad, pero hindi ka talaga naghubad. Yung makita lang talaga. Nagkita yung mga picture ko. Every time ma-post mo, pagka-post mo niyan, ah, grabe, mag-follow. Ano, naghubad, pero yung cake nila, hindi pala yun. Baka pala yung tao na yun. Parang pampa-curious lang, eye capture mo. So, pag-view nila yun, ay, hindi pala. So, anong gagawin na? Diba, i-next? Doon na yun. Pag next, doon ako na ino-offer yung business. So, wala silang choice. Makapanood talaga sila sa business ko kasi manyaki sila eh. Akala nila bold yung in-endorse ko. Especially yung mga lalaki. Kaya maraming mapapalo. Nakikita nyo yan? Minsan mag-upload ko ako, mga babae, mga sexy. Tapos, yun kasi yung gathering ko eh. Doon ko mag-gather ng mga viewers. Yun yung frontline ko. Pag frontline, boom! After it, ayun, doon na yung prime, RGS, income, speaker. Ganun na yun. Ayan, patagad. Tama, yun yung thing. Sa morning nga eh, tingnan nyo sa mga, eto, punta tayo sa mga nagbibenta ng cellphone. Bakit ba kailangan nyo magbibenta ng cellphone sexy, maganda, mataas at model, maputi? At hindi ginagawa yung mga mataba, maitim, pangit na model ng mga cellphone o nagbibenta ng cellphone. Kasi sa larangan ng sales, kailangan mo ng eye capture. Kaya kung ikaw, Mr. Suave ka, may asset ka, may looks ka, gamitin mo yan. Pwede mo yung pang-intro sa YouTube mo, kapatid, or sa YouTube sa My Day mo, kapatid. Kasi halimbawa, example, babae ka, model ka, nagpo-post ka ng mga modeling picture mo dyan, normally, ang mga lalaki, titingin yan kasi naku-curious. Ipa-follow ka yan. Pag na-follow ka na, syempre, stalk ka na nila. Pag na-stalk ka na nila, 50% panalo na yan. Kasi the moment mag-promote ka na ng something business, open-minded na yan sila. Kasi nakuha mo na yung loob niya. So bottom line po, doon tayo magsisimula sa My Day. Tama? So syempre, huwag kayong mag-My Day kung wala pa kayong maraming friends. So, kailangan dadami pa yung friends niyo. Kanya, ganun po yung concept ng My Day natin. Tama? Intro mo yung magandang itsura mo, tapos doon na ipalo yung mga bagong pay-in, income. Kasi pag hindi mo lalagyan ng mga magandang intro, na, minsan, di ba, pag puro pera-pera lang, hindi na mag-review ng mga friends natin. Naka-experience kayo ganun? Puro ka na lang pera-pera, hindi mag-follow yung mga friends natin dyan. Okay pa po nila, pag first time nag-upload ka, follow agad. Pero pag everyday mo na ginagawa, pera-pera-pera, minsan hindi na mag-follow. Na-relate ko na ganyan para madami post mo. Kaya bigyan niyo rin yung para kayo nagluluto. Bigyan niyo yung sweet and sour. Parang ganyan lang, di ba? Iba-ibahin niyo. Tapos, pero ang pulot dulo, business yung i-offer. Yun yung ginagawa ko eh. Pampabuild ng curiosity. Okay? Ito na, number 3, posting. So, ano yung number one? Ano yung number one? Malapit na yung matapos, ha? Number one is? Hoy, ano yung number one? Sige nga, chat tayo. Yan na, mukhang natulog na to. Hindi naman kasagot, ha? Ayan, ad friend. Bilis ni Edison, no? Para madami. Ad friend. Si Edison na nagkinig. Si Edison pa nakasagot, oh. Ad friend My Day. Ayan. So, yung number one natin, ad friend My Day. Parang si Edison lang yata yung kinakausap ko dito. Ah. Marami tayo dito. Nandiyan pa ba kayo? Ano yung number one natin? Tumatawa yung mga tao natin. Marami pa ba kayo mag-type? Tuturuan ko kayo paano mag-type ba? Yes, I'm here. Ano nandiyan ka pala ko, Linda? Diba? Ano yung number one natin? Ad friend. Yan. I'm done eating. Ay, kumain. Sarap. Sana all. Kakain din ako ngayon. Tapusin ko lang to, ha. Yun kasi yung advantage tayo sa mga home base, eh, di ba? Pag gugutom tayo, kain. Di ba?
Kasi negosyo to eh. And then, yan. So, number one, add prune. Alam nyo na, di ba? Magpadami. Pag madami ng friends nyo, my day. Kasi pag my day, ano yung my day mo? Makita ng lahat ng friends mo. Ang problema lang sa my day kasi, ang problema sa my day natin is 24 hours lang siya mawawala. So yung gagawin natin, mag-post tayo, kung ano yung my day mo, i-post mo din sa wall mo. Kasi halimbawa, my day ka today, bukas, wala na yan. So yung gawin mo, meron kang post, back up mo yung post. Para kung ano yung my day mo, yun din yung i-post. Kasi ganun naman yun. Halimbawa, tayo mga lalaki, halimbawa, may magandang sexy na babae or chicks, nag-my day, anong ginawa mo? Na-interesado ko sa babae, anong ginawa mo? Di ba pinuntahan mo yung homepage niya? Sino ba to? Tingnan natin, stalk natin. Pag na-stalk mo siya, boom, nakita, yung posting mo, nilatag mo lahat. So indirect, nilalatagan mo na siya, Facebook mo pa lang, naglalatag ka na ng business mo. Kaya importante po yung posting. Naka-follow? Kasi yung posting, hindi yan madidelete. Hindi siya katulad ng my day na mawawala sa araw. Ano ba yung i-post natin? The same. Kung ano yung i-post mo sa my day mo, yun din i-post mo sa ano. Best time to post. Ayan. 5 a.m. to 7 p.m. Bakit? Kasi lahat ng tao, pagising sa umaga, anong ginagawa? Cellphone. Before mag-lunch break, anong ginagawa? Cellphone. Tama? After mag-out ng trabaho, anong ginagawa? Cellphone. Yun yung mga timing ninyo. Before natulog, anong ginagawa? Cellphone. Yun yung mga times. Pero ako, tips ko lang sa iyo, pwede niyong huwag damihan. Pwede isa lang about business. Tama? Pwede isa lang, basta everyday ka lang mag-post. Kasi minsan, yung iba magre-reklamo na eh. Mentor or coach, wala na akong ma-upload. Pwede isa lang. Isa-isa lang per day. Basta importante, nandun yung support system natin. Ha? Okay? Sa mga hindi po nakakaalam, ito, may mga bago pala. Ganito gawin nyo. Mag-post kayo once a day, tapos yung mga post ninyo po na nasa Facebook nyo, kami ng mga member, yung mga nandito, yung mga leaders, mag-comment kami sa post mo para yung post mo matrending. Ano ibig sabihin ng trending? Mag-iingay yan sa Facebook kasi magpo-post kami sa Facebook mo. Kung ano yung di-post mo sa Facebook mo, magko-comment kami dyan. Na yung i-comment namin yung mga pangalan po ng mga qualifier namin. Ano ba yung qualifier? Yung mga na-invite namin na hindi pa nakasali. Yung mga na-invite namin na naghahanap pa ng puhunan. Yung mga na-invite namin na undecided pa. Yung mga na-invite namin na hindi pa fully decided. Yun po yung i-comment namin sa post mo. Ngayon, yung trabaho mo naman, reply mo yung isa-isa, yung i-reply mo lesson 1. Bakit mo na-reply yan? Siyempre, number 1, para ma-trending po yung post mo. Kahit isang upload lang yan, pero maingay yan sa Facebook. Ibig sabihin yung maingay, maraming Facebook friends na mag-titingin sa post mo na maraming comment. Tama? So, multi-purpose po yung ginagawa natin. At the same time, since nireplyan mo yung mga pangalan na nilagay namin sa Facebook wall mo, automatic po, yung mga pangalan mag-reflect sa kanila na mayroong na-send na video. So, magtingin sila ulit sa video, mare-refresh ulit yung negosyo nila. Everyday yun. So, indirect po, nagpapalap tayo sa mga qualifier. Ganun po ka-importante na mag-post ka ng mga qualifier mo sa mga kasama natin nga nag-post sa Facebook nila. Tama? And then, ikaw din, na marami nang nag-comment sa'yo, kapatid, dapat marunong ka din mag-reply. Kasi minsan, kinakalimutan natin, kapatid. Ha? Marami akong nakikita na, ako, nag-comment ako, aabutan pa ng 3 days, hindi pa na-reply. So, replyan nyo. Okay? Nakapalo lang. And then, ayan, post. Inspirational quotes, realization, transaction, yan. Alam naman natin mga ganun, di ba? Sa mga bago natin, shout out kay Genevieve. Okay? Genevieve, Mylene, sino nga ba? Sammy, okay? Nandiyan po ba kayo? Mag-comment kayo ha. Sa mga bago po natin, mas effective po yung i-post nyo na kayo, naghawak ka ng pera, pwede kayong mag-copya lang. Basta sa posting mo, ikaw yung bida. Mas madali kang, ayan, kumain pala si Mylene. Kain tayo.
mas maging effective po na yung post mo pag ikaw yung bida. Halimbawa, naghawak ka ng pera or anything na ikaw yung bida. Check mo, pangalan mo, in-upload mo, ikaw yung bida. Mas, kasi yung target mo kasi, yung Facebook friends mo. Yung mga Facebook friends mo, wala yung paki sa mga in-upload mo na hindi yan kikilala. Saan siya nagpaki? Sa'yo, kasi kilala ka niya. Kasi follower mo siya. Kasi nagmamayday ka na yan. So, kailangan i-goal mo na ikaw yung bida. What if, mentor, wala pa akong resulta kasi bago pa ako mentor. Meron tayong tinatawag, kapatid, na you just need to believe it until you will make it. Ibig sabihin ng believe it, minsan, iba kasi yung, ano yung Tagalog sa, iba kasi yung nagsisinungaling ka eh. Halimbawa may transaction na pay-in, hawakan mo yung pera. Huwag mo sabihin pera mo yan. Sabihin mo, first transaction of the day. Oh, so wala, tama, kahit sinabi mo first transaction of the day, hindi ka naman nagsisinungaling. Sinabi mo transaction, ibig sabihin, transaction yun. Pero yung naghahawak ka pa ng pera, yun malaking impact na yun. Kaya yung ginagawa ko before na nagsisimula ko. Every time may mag-pain, pupahawak ng pera, ito transaction. Thank you Lord, our transaction for today. Oh, ginaganon ko. Until maraming na curious, ano ba yung ginagawa mo? Bakit everyday ka mahawak ng pera? Diba? Hindi niya alam, kinokopya ko lang yung mga quotes. Pupunta ako sa mga mentor, mga coaches, sino mga magaling magsulat ng mga quotes. Kinokopya ko lang yun, na-upload ko, tapos sinabihan ko ng pera-pera. Ako yung bida. Ako dapat, pinapakita ko, nag-4x4 ako. So, nakikurious sila. Tama? It's giving value to yourself. Naintindihan niyo ba? Nakapalo lang ba? Okay. Yes, kain po. Ha, para sa mga first-timer, automatic na yan. Every time may makita akong mag-post sa inyo, automatic mag-comment na kami. So, minomonitor din namin yan na mag-post kayo. So, kayo din mga leaders natin, okay, sila Edison, sila Maribik, sila Coach Lindon, i-monitor nyo yung mapangan nyo na everyday sila mag-upload. Kasi, yung market, everyday sila, ito yung i-monitor nyo. Number one, everyday sila mag-add friend. Number two, everyday sila mag- kasi kung makikita nyo, ito yung basic. Ito yung basic. Everyday sila mag, my day. Number two, three, everyday sila mag-post. Yun po yung magpapagather talaga ng tao. Yun lang, tapos everyday nyo. Makaka-build kayo ng malaking group, promise. Huwag niyong tamarin kung gaano kayo consistent sa trabaho niyo. Eto, maging consistent din kayo. Kahit minsan, maglagnat tayo. Kahit minsan, wala tayo sa gana. Kahit minsan, mababad trip tayo. Gusto rin nyo lang. Hindi na mahirap mag-add friend, di ba? Kahit 10 lang eh. Di ko lang sinasabi, mag-add kayo ng 100 people a day. 10 or 20, ganun lang. At least one day. Tapos, magwala kang maisip mag-mighty, kopya ka. Kopya ka. Anong in-upload ni upline? Upload mo din. O, mahirap ba? Hindi. Ano yung mahirap? Yung everyday mo gawin. Kasi, hindi dapat ito mood by mood. Eh. Kailangan talaga everyday. Kahit sobrang basic, masingit niyan. Ilang minuto lang yan, eh, di ba? Ilang minuto niyan. Kasi, para sa'yo din naman ito eh. Pag hindi ba kayo mag-upload, mawawalan ba kami ng income? Hindi. Kasi alam namin paano ginagawa. Yung sa'yo. Kaya, make it a habit na everyday mo siya gawin. Hindi naman ito abot ng ilang minuto. Eh. Mag-upload ka lang. Tama? Number one, add friend. Number two, my day. Number three, upload. Post. Okay. Eto, advice ko na sa inyo ha. Pag mag-post kayo, must be a high resolution pictures or posters, videos, transaction, attraction marketing video. Huwag yung mag-post kayo tapos effective po kanina yung upload ko. Diba, ito. Ito si Jenny Bib, tinuruan ko kanina. Iko Bib, kasi bago siya nag-pay-in, sinabihan namin siya ni Coach Lindon, Jenny Bib, hawak ka ng pera mo tapos mag-4x4 ka pag picture ka. Okay? Bago mo ipadala pera sa amin. Ngayon, sinabihan ko siya kanina, ito yung quotes Jenny Bib, tapos ilagay mo yung mukha mo dyan para ikaw yung bida sa post mo. Okay. Ito sabi niya, effective po kanina yung na-upload ko po pic hawak na pera mentor, may nag-PM sa akin at nagtanong kung paano daw. Yun na yun. Kasi kapag magaling kang
magpa-curious ng mga friends mo, pag magaling ka, hindi mo kailangan na ikaw yung maghanap pa sa kanila, sila yung magtatanong sa'yo. Eh, mas madali pag sila magtanong. Di ba? Kasi mag-send ka lang ng lesson 1, tapos ipasa mo na sa amin. Tama? May close deal yan bukas to sa Grabe, supportive. Di ba? Yan, tama yan, tama. Okay? Bigay ko din sa iyo bukas yung account mo, Jennybib. Okay? Kahit kulang pa yun eh. Kunti lang eh. So, basta bigay ko sa iyo bukas ha. I-encode na namin para makita, makita mo na yung lesson 5 how to navigate your account. Okay? And then, syempre, para tuloy-tuloy na yung blessings natin dito. Okay? And then, sa posting po, don't post pictures that are not attractive. Careful with the background environment. Meron po kasing nagpo-post dati. Ako before, nagpo-post ako before ng mga baril. Nag-yosi ako. Ano pa yun? Yung mga nag-hubad ng kat. Yung pinapakita yung mga bad background. Ganun ako before. So, iba kasi pag nagbi-business ka eh. Kasi yung business natin, your first impression will last forever. Tama? Halimbawa, nag-upload ka na, nag-last-last ka, or nag-drama ka sa Facebook, yung mga in-add mo na friends, hindi na business yung makita niya sa'yo. Ano po yung makita niya sa'yo? Isa kang dramatic na emoticon na tao. Isa kang emotional na tao. So, yung tingin niya sa'yo, bababa. So, kaya iwasan nyo na mag-drama kayo sa Facebook. Kaya nga natin, meron tayong sinasabi na magbawas tayo ng mga negative na tao. Kasi nagmamarket ka eh. Ibig sabihin ng mga market, nangangailangan tayo ng maraming tao ngayon para makikita ka. Para marami yung tao kikita, kailangan yung Facebook mo malinis. Kailangan yung Facebook mo marangal. Kasi yung magsisilbing bahay mo dito, yung tindahan mo dito, yung Facebook mo. Ayos ba tayo dyan? Naka-follow lang ba? Nandiyan pa ba kayo? Okay? So, simula ngayon, huwag kayong mag-upload na yung background ninyo, panty, bra, di ba? Kahoy. So, kailangan high-end. So sa mga OFW natin, naka-advantage kayo kasi halimbawa ito sila, nandito ba si Edison? Sa lugar nila Edison, maraming sports car. Take the advantage na magpa-picture kayo sa mga sports car. Sabihan niyo lang, you just need to dream it until you make it, 'di ba? Ang punto kapatid, nakikita ng mga Facebook friends mo na dreamer ka. Dreamer ka, nangangarap ka na tao. Bilang isang dreamer, maraming tao na katulad natin kapatid na dreamer. Makaka-track ka din 'yon. Tama? Sa nasa hotel ka, nagpapakita ka ng nagti-TikTok ka sa malaking background, wala problema yun. Nagti-TikTok ka sa magandang background, sa halimbawa sa OFW ka. Si Mylene kasi nakita ko nagti-TikTok to eh. So tama yun, Mylene ha. Tama yun. Isa yun sa magpapagather ng tao mo. Ang kulang lang is dagdagan mo ng business. So TikTok, pwede kang magsayaw. Tapos may nakalagay na Prime 4x4 system na logo sa baba, o mga ganun na bagay, or offer ako. Basta parang ikaw yung endorser dito. Parang ikaw yung model. Ikaw yung model, okay? Ikaw yung model ng Prime. So ikaw bahala, paano mo siya pasikatin. Basta simula ngayon, tanggapin mo, ikaw yung model. Ayos ba? Okay, next. Don't forget the hashtag. Yan, we are promoting the Prime 4x4 system. Okay? Or the RGS. So, importante mag-promote kayo. Ito yung explanation sa mga bago natin kasi marami yung malilito eh. Ano naman yung Prime? Ano naman yung RGS? Diba? Ano naman yung Uno? Ganito kasi yan. Yung mother company natin is Uno. Okay? May ibig sabihin ng mother company, doon tayo kumukuha ng produkto, doon tayo kumukuha ng payout. Okay? Yan. Tapos, sa laki ng mga taga-Uno, isa po si Mentor Warren Trinidad, okay? Isa po si Mentor Warren Trinidad sa naging top earner ng buong Uno at sobrang daming tao under niya. Kaya tinawag niya yung grupo niya na RGS or Red Lines Global Support. Kaya po mayroon tayong RGS. Pero si RGS under ni Uno. Follow? Naka-follow ba sa mga baguhan natin? Ngayon, sa laki ng grupo ni Mentor Warren Trinidad, may isa kagwapo dyan. Ha? Isa ka gwapo na mabait, matutulungin, macho, ha? Na pangalan Vincent Arcales. Ha? Na lumaki din yung grupo niya at ang pinangalan niya sa grupo niya
Prime. Kaya mayroong Prime 4x4 system. Follow ba kayo? Okay. So, yung in-endorse natin ngayon is yung Prime 4x4 system. Kaya magbahala kung dagdagan nyo sa ibaba ng Prime. Kasi sa Prime din yun, sobrang dami din yun. 6,000 plus na kayo. Tama? May mga luma, may mga bago. So, kaya nagawa na ako ng mga new sub-teams. May Upland, may Ofa-Afo, mga Lightning Bolt, Alas, Superiors. Ikaw bahala pag i-introduce mo din yan. Basta huwag niyong kalimutan yung Prime. Tama? Huwag niyong kalimutan yung RGS at Prime. Kasi marketing yan eh. Tama? Nakafollow lang? Ayan. Don't forget, like and follow our page. Don't post negative posts, shares, or issues. Okay? So always put this in mind. Negosyo na po yung ginagawa natin. Alamin nyo yung ginupost ninyo. So basically, magpo-post talaga everyday. Okay ba? Kaya po tayo meron tayong tinatawag na basic. So after it, ayan. Ito yung concept natin sa pag-post. 80% normal ka na tao, 20% business. Marami kasi hindi na magko-comment sa'yo pag puro pera-pera ka na lang. So make sure na meron tayong lifestyle. Ano ba yung lifestyle? Huwag mong kalimutan mag-TikTok, magkanta, magsayaw. Pa, okay. Kung ano ka before, diba? Magluto. Tama? Pakita mo yan sa Facebook. Kung ano ka tao ka, i-endorse mo lang yung negosyo natin. Parang endorser ka ngayon. Ikaw yung artista ng negosyo natin ngayon. Ikaw na bahala kung paano mapaganda. Ha? Basta yung endorse mo, negosyo natin. Haha, TikTok pa more. Yan. Hindi namin kayo nililimit sa TikTok. In fact, pwede kayo maka-invite sa TikTok nito. Tama? Alamin nyo lang yung mga negosyo natin. Ang the best part din sa TikTok kasi, kami ngayon nag-a-adapt na kami sa TikTok. Yung TikTok kasi hindi yan ma-delete eh. So yung in-upload mo, automatic mag-replay-replay lang yan. Pwede mo naman i-TikTok yung nagbibilang ka ng transaction ng pera. Tapos lagyan mo, do you want to earn extra income? So yun, lalabas sa TikTok din yun. Hindi man necessary sa'yo lang lahat. Pwede kang nakahawa ka ng income or pwede kang mag-upload ng picture na may pera. Basta about makabuild ng curious sa mga TikTokers natin. Nakasandal ka sa sports car, di ba? Tapos sabi mo, ay, gusto mo extra income. Eh, meron bagay. Ikaw yung, ang tawag dito, gamitin mo yung creativity mo. Okay? And then, ayan. Goal is magpadami ng followers. So, di kayo, ganun din. So, kaya po tayo mag-posting everyday para madami po yung followers natin. Nakafollow? Yan, malapit na tayo matapos. Eto na, number 4 natin is the messaging or the attacking mode. So aside sa maro mag-how po ito kapatid, make it a habit po na everyday meron tayong attack mode. Ano ba yung attack mode? Eh minsan, meron mag-how, minsan wala rin mag-how. So yung gawin mo para everyday talaga kang magkabunot ka ng tao, meron tayong tinatawag na attack mode. Ikaw mismo yung mag-approach. Doon ka pupunta sa mga active friends mo na nag-online. Diretsuin mo na kasi friend mo na yan. Tapos, di ba, number one, add friend ka. So, pinapasok mo yung friends mo. Number two, nagmamayday ka na. So, naka-open mind na sila na nag-negosyo ka. Tama? Tapos, maganda yung mga posting mo. So, syempre, nagpa-follow na yan. Tama? Number four, nagsus-posting. So, everything, ibig sabihin, nakita na niya yung Facebook mo. Tama? Naka-follow na stalker mo na yan. Pag makuha mo na yan, number 4, diretso attack mode na. Diretsoin mo na. Open ka ba sa extra income? Ayan. Mas madali pagkakilala mo kasi diretsoin mo na eh. Friend! Bakit? Open ka ba sa extra income? Tama? Or pwede mong gawin yung ano ko, third person. May kakilala ka ba gusto ng extra income? Ah, diba? Pero yung target mo siya. So, siyempre, ako, gusto ko yan. Ano yung extra income? Tingnan mo lesson 1. Ganun lang. Tingnan mo lesson 1. After it, pasa mo yan. Pasa mo kay Mentor Vincent. Ganun lang kadali. Sampo araw-araw. Sampo araw-araw. Pag wala ma-reply, gawin mo 20. Hanggat may makuha talaga. Pag wala pa ma-reply, gawin mo 30. Ganun lang talaga. Para meron po tayong ma-close deal. Tama? Kasi pag wala ka ma-close deal kapatid, parang ang tindahan na hindi nagbubukas. Tama? So, everyday attack mode. Attack mode. Kahit marami ka ng qualifier, attack mo rin.
Tapos yun yung mga sinasabi namin. Ah, para ko. Share ko lang yung para namin ginagawa. Every time in the morning, pray, tapos inom ng coffee. Atak muna ka. Diretso ko, 10. Kausap ko agad. Hindi ko yung muna iniisip na I have 6,000 katao. Hindi ko muna yung iniisip. I put, kasi naging habit ko na eh. Naging habit ko na mag-attack mode. So yun, naging open pa ako sa maraming tao. So everyday, attack mode. Attack mode, papa. Kumusta? Good morning. Open ko ba sa extra income? Sinasabihan ko yun. After it, breakfast, kain. Workout, then kain. After it, check ko sino nag-reply. Kung sino nag-reply, send ng link. Bang, bang, bang. Send ng link. Pa, pa, pa. Ano lang? Pagkahapon, attack mode na naman. Sampo na naman. Madali lang kasi. Mga bigyan mo lang ng 20 minutes or 10 minutes. Madali lang talaga. Tapos after it, yun mag-reply. Tapos yun yung pang-close deal ko. Kaya kahit ngayon, maraming napasali sa akin. Kasi madali lang eh. Sobrang madali lang talaga yung online, promise. Kaya napakaswerte yung mga bago natin. Kung yung trabaho mo lang, kung bago ka, magsisend ka lang ng link. Na, eto, first step, bago ka ha. Basta ginagawa mo to, nag-unfriend ka na. Number two, nag-my-day ka na. Number three, nag-upload ka na. Number four, message or attack mode. Isa-isahin mo lang yung friends mo. Daming friends mo eh. Open ka ba sa extra income? Bakit ano yan? O send mo lesson one. Ganun lang. Mahirap ba? Madali lang eh. Open ka ba sa extra income? Unahan mo yung mga cousin mo, close friend mo. Open ka ba sa extra income? Tingnan mo yan. Pag mayroong katanungan, eto, pakilala kita. Di ba nag-speak? Nakita mo yung nag-speak na yan? O yan, pakausap kita dyan. O, mas madali na. Tama? Madali na talaga. Sa amin yung ginagawa namin, tag-team kami ni Coach Lyndon Taripin ninyo. Si Coach Lyndon Taripin nyo pala, eh minsan, baka nakakulitan kayo ni Coach Lyndon Taripin, He is one of my leader. So minsan siya yung nag-a-approach, siya yung kasi inutusan ko yun, ginagawang game plan ko yun. Tama? Pero lahat ng ginagawa niyan, kami po yung naka-game plan niyan. Kasi meron tayong tinatawag na assist dito eh. Yung ginagawa yung role niya, siya yung taga bigay ng advice ko nung gagawin. Ina-advise niya kung ano yung mga goal na paano makuha yung 9,000, binibigyan niya ng mga ways at yung mga technique, siya yung nagtatrabaho niyan. Siya din yung trabaho din niya, siya yung nakakaalam kung ano yung problema or doubt. Okay? Siya yung mag-question and answer niya para makuha kung ano yung problema ng kliyente. Tama? After it, makuha na at doon na yung ipapasa sa akin. Ako lang bahala mag-close the deal. Ganon yung tag team namin ni Coach Lindon niya. So sa mga bago namin, napakaswerte ninyo, napakadali ng trabaho niya talaga. Send link, tapos kung sinong nag-reply, pasa kay Coach Lindon, si Coach Lindon na bahala. Naka-follow? Nandiyan pa ba kayo? Lifestyle effect din. Okay, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Okay? Next. Ayan. Tingnan nyo, discuss video call or send link. So, depende paano mag-share ha. Pwede nyo tawagan. Basta tawagan nyo. Mas better tawagan. Napakadali. Magaling nga dito si Coach Edison ninyo. Sa mga nasa ibang bansa pala, ay, mabibusy si Coach Edison this month. Pero pag hindi pa yan busy, ang galing niyang tumulong. Siya nga yung naka-close till yan, Jenny Bib. Diba? Kahit ibang, isang linya lang pala. Siya nga naka-close till yung Jenny Bib. So, dun kayo, especially ikaw, Jenny Bib, halimbawa maging busy yung Coach Lyndon mo, feel free to approach your Coach Edison. Kasi nilagay ka din namin sa isa linya nila Coach Edison. Nakikinig ka, Genevieve? Ha? So, limbawa, maging busy yung Coach Lyndon mo, si Coach Edison, available yan. If busy silang dalawa, available si Coach Vincent. If busy kaming tatlo, available si Coach Chai natin. Okay ba? If busy, manandiyan si Coach Maribik. Okay? And then, ayan. Always think, dahil sa TikTok, bukas may close deal na naman yan. O, diba? Diba, Mahilin? Sa TikTok? Okay lang, no props, just message me. Open 24 hours, night and day. And the Gcash also, Edison. Gcash. Ay, eto ha, always think na first timer ka para iwas kampante. So, yung feeling mo na bagong sali ka pa lang, always keep that. Okay, yung iba kasi marami nang na-close deal, marami nang qualifier, hindi na nag-close deal.
So, kailangan basic ka talaga. Always think na trabahante ba? Di ba? Anong ginagawa ng trabahante? Pag duty, duty talaga. Tama? So, yun talaga. Pag ginagawa mo, basic, basic talaga. Basta, trabaho mo, ano ba yung trabaho bilang isang baguhan? Mag-add friend? Ha? Di ba? Nag-discuss mo. Ano ba yung trabaho if bago ka? Mag-add friend? Mag-my day? Mag-post? Mag-attack mode? Ganun lang. Kahit marami na yung tao mo, ganun pa rin. My day? Add friend? I mean, add friend, my day? Posting, attack mode. Kahit malaki na income, ganun pa rin. My day? Add friend, my day? Posting, attack mode. Nag-gets niyo? Treat this as your job. Tratuhin niyo to na parang trabaho para everyday niyo siyang gagawin. Tama? Kung nagawa niyo nga yung trabaho niyo sobrang hirap eh. Ito kaya pagyaman. Trabaho niyo na parang trabaho. So, ibig sabihin, pag trabaho, huwag ka papayag na hindi ka maka-add friend a day. Huwag ka papayag na hindi ka maka-my day a day. Huwag ka papayag na hindi ka maka-post a day. Huwag ka papayag na hindi ka maka-attack mode or close deal a day. Tama? Kasi trabaho to eh. Ang good thing yan, pag magawa mo yan consistently, kikita ka ng malaki. Ay, ikaw yung magiging boss. Ayos ba? Next, ito na, 5 follow-up. Last part na po ito, kapatid. Importante din po yung follow-up. So, yung follow-up po natin, importante kasi consistency and persistency is the name of the game. Through phone call, video call, or picture. Ano, send pictures bago kumita. Marami ding mga tao na hindi on the spot po sasali. Tama? So, magdedepende yan sa follow-up natin. So, yung trabaho nyo dito, mga kapatid, okay? Yung trabaho nyo dito is ma-follow-up. Ano ba yung mga ways? Okay. Ano ba yung gagawin pag meron na kayong mga qualifier? Kasi ganito yun eh. Pag everyday ka na nag-my day or nag-add friend, dadami yung friends mo. Number two, everyday ka na nag-my day, so yung mga friends mo, marami nang mag-follow sa'yo. Kasi nagma-my day ka na everyday. So, marami ka na maging follower. Tapos, everyday ka nagpo-post, so yung mga followers mo, mag-stalk yan sa Facebook mo. So, ibig sabihin, marami ka ding stalker ngayon. Naka-follow? So, pag marami ka ng stalker ngayon, so para ka ng artista. Di ba? Ito na, yung number 4, attack mode. Yung attack mode, doon na, kasi na-build up ka na eh. Mag-usap ka ng tao. Kasi pag hindi ka nagkakausap ng tao, eh, masayang yung ginagawa mong effort. So, kailangan mag-usap ka ng Facebook friends mo. Gamitin mo sila. Kasi yun yung purpose eh. Bakit natin sila ginagather para isa-isahin natin. Nag-gets mo? So, yun. Sa pag-isa-isa mo sa kanila, mayroong mga tao talaga na hindi pa sasali. Positibo sila pero hindi pa sasali. Doon po natin sila ipapalo up. Magaling dyan si Coach Edison. Tama? Ilista mo sila sa qualifier. Kaya po meron tayong GC ng mga qualifier. Para ipasok natin yung mga taong interesado pero wala pang pera o wala pang paraan, doon natin ipasok. Pero pag hindi interesado and ayaw talagang sumali, huwag niyo ipasok sa GC natin. Tama? So yun yung one way po. Kaya po every time may nasendan kinang link tapos naintindihan, nagustuhan, wala palang pera or may challenge pa na dinadaanan, i-add niyo sa qualifier natin. Kasi sa qualifier na GC natin, doon kami nag-upload ng everything na makapa-fire up about ano yung update sa business natin doon sa GC natin. Okay? So, yun yung one way para makapa-follow up. Number two, kailangan nyo siyang ilista sa notebook. Tingnan nyo ako. Ako, kumikita na ako ng malaki. Tama? Ako, nakabili ng kotse, may bahay. Pero even ako, may notebook ako ng mga prospect list ko. Kita nyo? May notebook ko. Bakit? The tip of the pen is much more sharper than the sharpest mind. Kung everyday ka nag-a-add ng friend, kung everyday ka nag-approach, ibig sabihin, everyday ka meron mag-close deal. Kung everyday ka meron mag-close deal, ibig sabihin, marami kang prospect or qualifier. Hindi mo yan ma-memorize lahat. So gawin mo, ilista mo yan sa notebook mo. Tama? Para in a day, meron kang panahon, tingnan mo yung notebook mo, tingnan mo yung listahan sa mga qualifier mo, pwede mong pag-tripan sila, kumustahin mo, chika-chikahin mo, pangtawagan mo, at least may notebook ka. Huwag kang maging bayani na i-memorize mo yan lahat.
Kasi mas stress ka lang dyan. So yung gawin mo, ilista mo lang. Tapos pag may magandang posting, isend mo isa-isa. Yun yung ginagawa ko eh. Tripan ko sila lahat, sendan ko lahat. Pa. Promise, maraming mamis. Hey, may pera na ako, sasali ako. Maraming nga akong ano eh. Nakaranas na ako 1 year plus bago sumali. Kasi yun lang ginawa ko, hindi ko inaway. Everyday lang pinapaluat ko, minimension ko. Every time may nagpost na kasama ko, minimension ko siya. Ito, maganda to, minimension ko lang siya. Mag-upload ako, tinatag ko sila, mga ganang bagay. Until such time, yung tao kasi, if they can't beat you, they will join you. Kaya sumali. Tama? Isa din sa technique na ginawa ko para magsali sila is pinapa-attend ko everyday sa Zoom. Everyday. Isa yun sa technique. Doon kasi sa Zoom, iba-iba yung speaker. Tsaka doon sa Zoom, live. So, everyday, after attending na Zoom, everyday siya mayroong ma-learn. So, doon mapapalalim yung foundation niya. And syempre, alam naman natin, the level of your income will all depends upon the level of your knowledge. So, doon mo siya madadagdagan ng mga knowledge niya para along the way, makadecide na siya o makahanap ng idea. Naniniwala kasi ako magdedepende sa tao kung sino yung bagay para sa kanya. Tama? May mga tao na hindi bagay para sa akin, pero yung kasama ko, yung makapapiin sa kanya. Parang ito si Genevieve. Girlfriend siya ni Coach Lindon, pero hindi si Coach Lindon yung naka-close deal sa kanya. Si naka-close deal niya, si Coach Edison. Mga ganun na bagay na dahil pinapasali mo yung mga qualifier mo sa mga gathering, napapa-open mind sila. So sa mga bago natin, if meron kayong mga qualifiers, ha? Ipa-attend nyo always sa Zoom natin. Okay? Sa mga gathering natin. Yun po yung trabaho ninyo. So paano ba yan mapa-attend natin? Always use the magic word. Meron tayong good news. Yan yung ginagawa ko eh. May good news ako. Good news naman talaga. Yung good news ko lang, hindi ko sinasabi lahat. Isa-isahin ko lang. Ito good news ko para sa'yo for today. Di ba? Alam mo ba yung good news? Pwede na natin ma-open yung account mo. O yan, ito yung account mo. Di ba? Pero bago natin gawin yan, attend ka muna ng Zoom. Bukas na naman. Alam mo ba yung good news? Bakit? Attend ka muna ng Zoom. After pag-attend. Pag-attend ng Zoom, alam mo ba yung good news na ngayon? Nandito na yung UNO ID mo. Di ba? Di ba? Marami. Basta huwag kayong maubusan ng good news. Walang katapusang good news. Di ba? Atin ka rin bukas, may good news na naman. O klapi, ang daming. Ano naman good news? Basta atin ka bukas. 1 week straight, mag-atin na yan. Next week, kahit walang good news, mag-atin na yan. Promise. Kasi meron tayong tinatawag na 7-day habit. Pag mas straight mo, ginagawa 7 days. Next week, kahit hindi mo yung sasabihin, ginagawa na yan. Tama? So yung goal natin, first week, isanay natin sila. Kahit hindi pa members, isama mo sa mga gathering mo. If ikaw, may grupo ka na ngayon, pwede mo ihalo yung mga hindi pa member, practisan mo. Doon ka mag-share ng motivation. Kasi ganun yung concept eh. If you are up, go down. If you are up and motivated, share them to your downline. If you're down and you're demotivated, don't share to your downline. Share to your upline. Yun po yung explanation. English yun, palapakan niyo ako kapatid. Di ba? So, pag meron kang mga problema, meron kang mga pagdududa, huwag mo yung i-share sa ka-crossline mo o sa mga ka-downline mo. Kasi yung mga ka-level mo, mga mabababa pa yung level, mga shaky pa yung level nila sa knowledge. Na pag i-share mo yung mga duda mo sa kanila, ma-affected yun sila. Saan mo yung i-share? Doon sa upline mo. Kasi yun yung upline, parang silbing parents mo yan. Doon mo i-open. Just be open to your upline. Yung upline mo, kahit negative yung i-share mo, walang problema yun. Kasi yung trabaho ng upline na, yung, or kami, yung mga business coach natin, kami yung tumatanggap ng mga negative ninyo at we turn this into positive. Ginagamit namin yung experience namin para maseto lahat. Tama? So yun. May guess nyo? So ano bang i-share always sa mga qualifier natin? Always good news, always positive. Tama? Tama ba?
para ang tao pag always positive, mababaliw yun eh. Wow, ganda talaga ng grupo na to. Wow, grabe, grabe. Okay. So, naintindihan ba? Agree. Yan. Pinapalapakan ng mga kapatid. Oh. So, actually, I'm done. Ang goal natin is everyday may pay-in. Ang goal is everyday may pay-in. Bago mangyari yun, ang first gawin natin, dapat dadami yung tao mo. Dapat yung grupo mo dadami. Kasi it's a numbers game. Halimbawa natin, Upland. Yan yung grupo ni Coach Edison. Halimbawa natin, sabi niya kanina, 100. Okay, let's say example, 100. 100 katao, pina-invite natin kahit isa kararaw. So, ilan yung invite, total invite ng grupo ng Upland in one day? 100. So, let's say sa 100, kahit 20 lang yung na-close deal, marami pa din yun. Yung effort nila, madali lang, isa-isa lang. Pero yung na-close deal, 20 lang. 20 ah. Sa 20, kahit 10 lang yung nag-pay-in, 10 na pay-in araw-araw sa grupo ng Upland, malakas na yun. Malakas na yun. That is the power of leverage. Yun yung advantage kung marami kang tao. Sino yung nakausap ko na? Si Maribek, di ba, Bek? Pag 10 kayo ngayon, 10 kayo ngayon. Tama? Mm. Yung 10, tag-iisang invite everyday. Okay? Tag-iisang invite everyday. So, 10. Yung ma-close deal natin, let's say example 5, mag-pay-in dalawa, so may dalawa kang pay-in in everyday. Tama ba? Oh. So, dalawa times 30, 30 days man, so in 1 month, 60 na kayo. 60 plus 10, 70. So, next month, 70 na kayo pag marami. Yun yung advantage pag marunong kayo magpatakbo ng marami. You are leveraging. This is a group of leaders. Hindi po to grupo ng mga follower. Tama? Balik tayo. Stop po yung sharing ko. Tama? You get the point? Yun po yung advantage pag marunong kayo mag-keep ng group nyo. Kaya every downline nyo ngayon, i-keep it. Training. Ilayo mo sila sa mga negative vibes, negative thoughts. Ikaw dapat yung nag-mindset sa kanila. Ikaw yung dapat nag-keep sa kanila. Tapos pag minsan, paminsan-minsan, patikimin mo naman ang advice ng upline mo. Basta all positive. Huwag mong ilapit sila sa mga negative na tao. Kasi pag mailapit mo yan sa mga negative na tao, kayo din yung ma-affected kasi malalagasan ka ng tao. Tama? So yung gawin nyo, i-keep nyo always. I-keep nyo always. Attend kayo ng Zoom, attend kayo ng gathering, para yung mga downline nyo nakapokus. Pag nakapokus na yan, motivated yung lahat, madali lang sabihin nyo. So, pag mag-motivate, ito, motivated na lahat, ito, attack mode tayo ngayon, ha? Banat lahat, ha? Tapos marami kayo. So lahat, yun yung sinasabi ko na it will lesser your effort. Kasi yung, halimbawa, if 10 kayo, if ikaw lang isa, so 10 invite ka in one day. Pero pag 10 kayo, tag-iisa lang kayo, 10 yung invite nyo a day, pero tag-iisa lang. So na less yung effort nyo, pero grabe yung resulta. Eh what if yung pangarap ni Edison, 100 kayo? Eh mas marami na. Tama? So at least nakarealize na kayo, bakit si Team Voltage natin, si Voltaire, kahit hindi magaling mag-speak, eh nakabili ng malaking bahay, naka-Audi, R8 na kotse, kahit hindi siya magaling magsalita, bakit? Kasi marami siyang tao. Kalain mo 800 ka tao, 800, grabe 800, tapos lahat yan mag-attack mode, duplicated lahat. Tama? 800, nag-invite everyday, imagine mo, kahit tag-isa lang, 800 ka tao, ma-invite, masenda ng link everyday. Kahit kalahati lang yung mag-close deal, 400, dami na yun. Dami na yun. Kahit yung sasali, 200 lang. 200 pins a day, grabe na yun. Tama? Basta feel, you just need to feel it. Yung umpisa lang talaga yung mahirap dito. Yung umpisa lang talaga yung magpapagather tayo ng tao. Pero pag dadami na kayo, parang ganito, dumami na kayo, ginagawa ko leaders na. Madaling-madali lang talaga. Okay? So, I hope nakalim kayo sa training ko today. That is the basic lang talaga sa mga bago. Nandito pa ba sila? Mylene? Okay, nandito pa ba sila? Sammy, nandito pa si Sammy?
Okay, si... Saan ba yun? Nakita ko kanina si ano? Ay, nandito pa. Jelly Bean? Yan. So, nandito pa yung mga bago. At least, I'm happy na maraming bago na nakasali today. Ito, number ko to Coach Lindon to close this with a prayer and everything. So, thank you mga kapatid. I hope nakalimit ka sa training ko ngayon. Basic lang talaga tayo. And then, mas malaman ko pag effective yung tinuturo ko ngayon, pag na-apply kinabukasan o ngayon. Tama? Halimbawa, may piliin bukas. Ayan, ayan. Masasabi kong totoo siya. Kasi na-apply natin. Hindi siya masasayang pag ina-apply natin. Tama? Hindi madali yung sakripisyo ginawa namin ngayon. Overtime to eh. Pero, mas magiging happy kami na kikita kayo. Tama? Kasi, syempre, masasabi namin na, yan, masarap talaga, ay, antayin lang, ina-apply talaga. Yung parang ganito, kasi magbabalik na yung new normal eh. I-vision nyo kapatid na ina-awardan kayo ng may-ari ng company. Kita nyo yan sa likod ko? Ako yan. Kasama ko si William Barbo at saka Herbie Chua. May-ari yan ng company. Naka-RGS na tarpaulin yan. Yung pangalan ko. Vincent Arcalis. Sa harap yan ng 10,000 people, Mall of Asia de Arena. 10 ba yun? Or 20? Basta sobrang daming taon yan. Tama? I-vision nyo maging kayo yan. Kasi, mag-normal na balik, diba? So, at least ngayon, sisasabay na natin. Ayas? Ayan, bumalik na sa online si Arlene. So, hope makalimit ka sa akin. Again, my name is Vincent Arcalis. Coach Lindon, it's your time to shine. Spotlight for everyone, yun. Ayun, gising pa ba kayo? Diba? So kami alive na live din dito. Okay, congrats yun sa Pinas kasi nagpupuya talaga para magsama-sama. Okay, so ayan, so tama-tama po talaga kasi pinagpuyatan natin yan, di ba? So hindi lang kami, pati din kayo, nagpuyat din kayo kahit may mga trabaho talaga. Okay, so I think that's all para matapos na kasi ay, alam ko yung mga iba talaga na antok na tapos may ginagawa pa. Okay. So ito na, let's pray. Diba? So yung backup ko sana dito sa mag-ano, prayer, eh, hindi pa makapagsalita. So ako muna ngayon. Okay. So, ayan. So, let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord, thank you po, Lord, dahil nandito po yung mga kasama namin dito, yung mga kapatid po namin nandito pa lahat, na sumalo namin dahil sa training namin nito, dahil ginagawa po namin ito para po, siyempre, hindi lang din sa kumita, ginagawa po namin ito para po sa buong pamilya po namin lahat. And siyempre para din na lumaki din yung grupo namin at sana din madami namin natutunan ngayong gabi. And hopefully po lahat muna nandito is ma-apply po lahat para siyempre is para din po sa kanila to. At di ba po kami papabayaan po lahat, Lord? Kasi ikaw lang po yung nakakita sa amin. So gabayan mo po kami lahat. Huwag nyo ilayo nyo po kami sa masasamang tao, yung mga negative na yon. I-guide nyo lang po kami kahit saan kami magpunta. Kaya thank you po din kay mentor Vincent Arcalis kasi tinuturo niya talaga lahat kung ano yung kakabuti sa aming grupo, kung ano yung kakabuti sa aming negosyo na to. And yun po Lord, bigyan lang po niyo kami lahat ng blessings, na umuulan yung blessings kasi tatanggapin po namin yan kahit madami man yung mga challenges na ibibigay niyo sa amin, tatanggapin po namin yan kasi alam po namin na hanggang sa dulo po, nandun na po yung blessings na inahanda niyo. Okay? So, diyan lang po, Lord, and guide us, Lord. Thank you, and amen. And the Father, the Son, the